So our subject is all about operational auditing, no? So sa operational auditing, we are discussing about internal auditing. So yung iba, ang tawag nila, operational auditing, internal auditing, pareho lang daw yon. While yung iba, ang sinasabi naman nila, operational auditing is actually slightly different from the internal auditing. Bakit daw? Kasi yung operational auditing focuses on the operational objectives, operational processes of the company or of the entity. Unlike internal auditing, it's wider compared to operational auditing, which limits itself to operational processes to make it more efficient and effective. While yung internal auditing naman daw, hinahandle siya ng auditors hired internally by the company, tapos lahat daw nung aspect doon sa loob ng company pwede nilang hawakan, whether it's operational audit, management audit, FS audit ng company, na internal audit din. Internal audit, pero yung i-audit nila yung financial statements. Unlike yung operational auditing, is more on operational structure lang, di ba? So operational process, operational efficiency, and effectiveness. So nakukuha po ba yun? So yun yung sinasabi nila. Pero yung iba kasing author ng libro, ang sinasabi nila, ay okay lang yun, pareho lang yun. Kasi yung mga tawag sa auditor na nagkakandak ng operational audit, ang tawag sa kanila, internal auditor din. So yun po yun. So, ano pa ang meron sa operations audit? Ano meron sa operations audit? So, here, what will be our agenda? Introductions, objectives, overview of risk and risk assessment framework, impact on the profession. So, question. So, here, if you can see, merong caricature. You have 4 hours on risk assessments and your time starts now. So, this is you. Yung nakaupo, nakakulay puti. You are the operations auditor or internal auditor. And then the management is asking you na you have 4 hours to assess the risk of the company. So, your time starts now. So, kayo bilang auditor, siyempre, what will be your steps to do or to conduct para ma-assess nyo yung risk ng company? Eh, ang dami-daming klase ng risk na nandoon sa company. Merong mga inherent risk na from the moment nag-start pa lang yung company, yun na, nandoon na yung mga risk na yun. Meron naman yung mga risk na dumadating. So, yun yung mga exposed risk ng company. So, ano yung mga inherent risk? Ito yung mga risk na normally, in-establish pa lang yung company, nandoon na yung risk na yon. So, finoform pa lang, nandoon na, nagmamanifest na, ito na yung mga risk na to. Inherent risk ang tawag na yon. So, kahit wala pa yung ibang risk, yung risk na yon nandoon na. So, inherent risk yon. While yung ibang risk, yun yung mga risk na na-expose yung company dahil sa pag-conduct ng operations niya, pag-conduct ng business. So yung tawag naman sa mga risk na yun, these are risks that can be controlled. So pwede natin kontrolin. So controllable risk naman tawag na yun. So kapag controllable ang risk, kaya nating pababain. Tama po ba? Nagigets po ba? Napapakinggan pa po ba ako? Yes po, sir. Yes. So kung kaya nating kontrolin, ano yung dapat nating ilagay doon sa loob ng operations ng business para makontrol? May idea po ba? Ang ilalagay natin doon ay
internal control. So ito yung mga internal control processes. So since alam nyo controllable yung mga risk na yun, kailangan maglagay tayo ng control measures. So ano yung mga control measures na dapat nating ilagay? Yun yung mga internal control procedures na dapat natin i-set in place tayo bilang isang auditor. Nakukuha po ba? Nagigets po ba? Yes, all right. Po. Yes, now, po, sir. Based doon sa ano, sa napanood ninyong video sa ating RTU Moodle, ano ba yung ibig sabihin ng operational auditing? So, ang sabi ng video doon, operational auditing is a future-oriented, systematic, and independent evaluation of organizational activities. So, future-oriented daw siya. Future-oriented, systematic, and independent evaluation of organizational activities. So, bakit naging future-oriented yung operational auditing? Ba't kaya naging future-oriented ang operational auditing? Anyone? Sir, kasi po ano, concerned po siya sa mga policies na meron na pinapatupad sa isang company po. That's correct. Kasi concerned nga naman ang auditor doon sa mga policies na ini-implement sa loob ng company. Kasi meron mga policies that may produce risk. Meron ding mga policies that may reduce risk, di ba? So, syempre tayo bilang isang auditor, bilang internal auditor, kailangan tignan natin kung yung mga policies na nandiyan sa loob ng operations ng business, will that help the company to reduce the risk or will it mitigate or will it escalate more the risk na kung saan exposed na yung company, di ba? So, kaya siya naging future-oriented because we're thinking towards the future of the business. Ano nga ba yung magiging takbo ng business in the future kung hindi natin naayusin yung mga processes, yung mga policies na nakaset na in place, diba? Before tayo mag-join bilang internal auditor. Or habang nag-join tayo bilang internal auditor, kailangan i-review natin yung policies na in-implement, nilatag ng mga nasa management. Nakukuha po ba? So yun yung ibig sabihin ng operational auditing. Why is it systematic naman? Bakit naman systematic yung operational auditing? Bakit kaya natin nasasabing systematic ang operational auditing? Sir, siguro po kasi may process po dapat na sinusunod. Hindi lang po basta basta-basta ginagawa. That's correct. Tama po yun. Merong process na sinusunod ang mga internal auditor sa pag-conduct ng audit. So, here, sa pag sinabi kong internal auditor, related pa rin siya sa operational audit. Kasi ang tawag sa mga auditor sa operational audit, internal auditor din. So, sa internal auditor din. Management audit, internal auditor din. So, ano yung mga, bakit siya naging systematic yung operational audit? Because they have a set of procedures to conduct an audit process, di ba? Magkakanda kami ng audit. I-check namin yung financial statements. So, ano muna yung dapat gawin nung auditor pag i-check yung financial statements ng company? Kailangan magkakandak muna siya ng audit plan. So, pagpaplanuhan muna talaga kung paano i-conduct yung audit for that period. Diba? Sabihin natin, ngayong panahon, di ba pandemic ngayon, lahat tayo hindi makalabas. Hindi tayo makalabas ngayon. So, syempre, kung internal auditor kayo at naka-work from home kayo, how will you conduct the internal audit or yung operational audit with the effects of pandemic, 'di ba?
So, syempre, pagpaplanuhan nyo, hindi kayo pwedeng lalabas na lang agad. Sabihin nyo sa sarili nyo, ay, internal auditor ako eh, member ako ng PICPA, so I am bound to comply with the normal procedures nung pagiging accountant. So, kailangan ko pumunta sa office kahit may risk sa aking health. So, hindi naman pwedeng ganun, di ba? So, magkaka-COVID kayo, kung hindi kayo, hindi nyo ipe-prevent yung sarili nyo or imo-modify yung process na gagawin ninyo. So, pagpaplanuhan talaga natin, di ba? Kasi, kaya nga kayo naging auditor to set safeguard and control measures para maprotektahan yung company. Pero kung hindi tayo mag-iisip ng tama, magkaka-COVID tayo, hindi mare-reflect properly sa ating pagkatao yung pagiging auditor natin kasi nagkasakit tayo, 'di ba? Parang ang nangyari, napabayaan natin yung sarili natin, hindi natin na safeguard rin yung ating health, 'di ba? So ganun po 'yon. So bakit naman ang operational auditing tinawag na independent evaluation? Kasi yung future-oriented, napaliwanag na natin. Systematic, napaliwanag na rin natin. Independent evaluation, bakit? Bakit kaya independent evaluation ang internal audit or operational audit? Sir, auditors shall not be influenced by the one being audited. Yes, that's correct. So tama si Erica. Bakit? Kasi hindi dapat ma-impluwensyahan yung auditor sa pag-conduct ng kanyang audit. Nakukuha po ba? Kung kayo yung auditor, tapos magkakandak kayo ng audit sa operations, dun sa production, tapos yung production manager doon, best friend ninyo, di ba? So kayo, kahit bilang auditor kayo, kahit best friend nyo yung nasa production, yung production manager, kailangan i-conduct mo yung audit na fair, objective. Hindi pa pwedeng, best friend ko naman yan, kilala ko yan. So, okay yung nandyan sa operation, malinis. So, walang problema yan dyan, perfect yan. Nakuha po ba? So, hindi tayo ganon bilang isang internal auditor ng operations audit. So, kailangan independent tayo. Kahit kaibigan natin yung nandoon, dapat fair pa rin. Kasi, anong ini-implement natin? May ini-implement tayo. Ang tawag doon, professional skepticism. So, itatype ko dito, professional skepticism. So, ano yung professional skepticism? So, professional skepticism means it is your attitude bilang auditor na maging mapagduda. So, mapagduda tayo palagi. Ang auditor, laging mapagduda. Bakit laging mapagduda ang auditor? Bakit lagi kailangan kaya mapagduda? Kailangan natin maging mapagduda kasi hindi lahat ng ibinibigay sa atin ibinabalandra sa harap natin, totoo. Hindi lahat yon ay tama. So, syempre, lagi tayong may questioning of the mind. Binigyan ka ng, naghanap ka ng sales. Diba? Sinabi ninyo, yung sales ninyo, 100 million. Bakit 100 million yung sales nyo? Binigyan kayo ng invoice worth 100 million. Diba? Isang invoice worth 100 million. Maniniwala na ba kayo agad doon? So, ang sagot niyo dapat, hindi. Hindi kayo agad-agad maniniwala doon. So, bakit dapat hindi maniwala? Kasi it could be a falsified document or fictitious sale. So, hindi siya totoong sales pala ng company. Diba? So, pwedeng gawa-gawa lang yung sale na yon para kapag babayaran na ng company, mababayaran yung gumawa nung kunwaring sales invoice or purchase invoice, di ba? Kung merong ginawang purchase invoice, babayaran si supplier. Nakukuha po ba? Tama po ba? Yes po. Yun. So,
kailangan natin maging professionally skeptic. So professionally skeptic tayo palagi pagdating sa mga bagay na yan pag tayo ay isang auditor. Alright, so okay. So let me stop sharing. I will share another another PowerPoint. Ito, may nakita akong PowerPoint. So, okay, slideshow from the beginning. Ayan. Okay. So, this one, ayan. So, ito, nakita ko na yung aking PowerPoint noon. So, nakikita niyo na po ba? Yes, boss, sir. Alright. So, napaliwanag natin kanina, what is operational auditing? So, it is a future-oriented, systematic, and independent evaluation of organizational activities. Financial data may be used, but the primary sources of evidence are the operational policies and achievements related to organizational objectives. So, yun nga yung sinasabi ko. Yung ibang authors na libro, ang sinasabi nila, operational auditing is just the same as internal auditing. Yung iba naman, hindi, yung operational auditing, it's different. There's a slight difference between operational auditing saka internal auditing. So, yun sinasabi ng ibang author. So, ito yung pinaliwanag ng iba. Kasi daw, yung sa operational auditing, naka-focus sa operational policies and achievements. While internal auditing is much broader. So, yung internal auditing, mas broad yon. So, it can touch financial statements, management audit, compliance audit. Unlike operational auditing, naka-conform lang siya, naka-limit lang siya sa pagre-review, pag-check ng operational policies and achievements to become effective and efficient yung company. Although, pwedeng magamit yung financial data. So, ito yung sinasabi. So, lagyan natin. Ito na ang point. Ayan, tama. Pen. Lagyan ko ng pen. Ayan. Yung financial data, pwede daw gamitin. Pero anong sinasabi ng operational auditing? The primary sources of evidence ay sa operational policies and achievements. So, yung policies and achievements. Alright. Internal controls and efficiencies may be evaluated during this type of review. Alright. So, internal audit. Sa internal audit, may mga natatouch ang internal auditors. Financial audit, management audit, saka operations audit. Sa financial audit, anong meron doon sa financial audit? Sa financial audit, we have audit of the financial statements. So, ino-audit natin yung financial statements kapag tayong internal auditor conducting financial audit. So, mapag-aaralan natin to kapag fourth year na kayo. So, meron tayong tinatawag na auditing and assurance sa fourth year natin. So, pag-aaralan natin yon, mas naka-focus tayo sa financial audit. Kasi yun naman talaga yung gusto natin kapag naging auditor na tayo, kapag naging CPA na tayo, pag nakapasa na tayo ng board exam. Gusto natin mag-work sa SGV, Deloitte, KPMG, saan pa ba? PwC, di ba? So, yan yung mga gusto natin gawin. Financial audit kasi magiging tayong external auditor. Pero ito, yung pinag-uusapan natin, since operational auditing ito, ang mga nagka-conduct nito, internal auditors. So, ang internal auditors, nagka-conduct lang sila ng FS audit, pero hindi siya katulad ng mga external auditor. So, ang external auditor kasi, nagka-conduct sila ng FS audit ng iba-ibang clients. Unlike internal audit, yung FS lang nung employer nila, nung business, ng company kung saan sila
pumapasok. Ano naman yung management audit? So yung management audit, this is auditing of the management policies and procedures. So, syempre, ang management policies and procedure, dapat i-check rin natin kung nagko-comply ba ito sa legal compliances, sa laws, existing laws and regulations. Ano pa? Kung yung management policy ba is still effective up to this date, baka kasi hindi na. Diba? Nakukuha po ba? Nakakasunod pa po ba? Napapakinggan pa ba ako? Yes po, sir. Yes po. Okay. So, yes, kung napapakinggan ako, please press number 5. So, type number 5. Alright. Okay. So, okay. So, active pa rin naman, no? So, anong meron sa management audit? So, one good example is si Nokia. May Nokia pa ba ngayon or wala na? May Nokia pa po ba? May gumagamit po ba sa inyo ng Nokia na cellphone or wala na? Mostly mga Samsung na, no? iPhone, tapos yung ibang Android phones. Ano nangyari kay Nokia? Nawala siya sa industry ng mga mobile phones. Bakit? Kasi nagkamali sila sa kanilang management policy, management objectives. Kasi akala nila, sila pa rin yung pipiliin ng mga customers nila dahil good quality yung kanilang mga cellphones. Yung minamanufacture nilang cellphones, di ba magaganda yung quality? Di ba may memes nga doon na iha-hydraulic press yung Nokia, pero nayupi yung hydraulic press kaysa sa Nokia. Kasi nga, sobrang ganda ng quality nung Nokia. But it's just a meme, di ba? Hindi naman totoo yun na ano, madudurog pa rin talaga yung Nokia. Pero ano nangyari sa Nokia ngayon? Kahit maganda yung quality niya, nawala na siya sa market dahil mali yung kanilang strategy. Yung management strategy nila mali. Yung management policy nila mali. Yung management rules nila, objectives nila, mali. Kasi akala nila sila pa rin yung pipiliin ng customers, ng consumers, kahit na naka-touchscreen na yung ibang cellphones. So nagkamali sila. Yung sabi nga nung CEO ng Nokia, we have done nothing wrong. So wala daw silang ginawang mali. Ano nangyari? Sinabi niya, we have done nothing wrong. Pero ano pang sinabi niya? Only that, yung pagkakamali nila, wala silang ginawa. So wala silang ginawang mali. Ang pagkakamali lang nila, wala silang ginawa. Dahil nga nagbabago yung technology natin, dapat mag-adapt tayo with the latest technology. So, yun yung naging pagkukulang ng Nokia. So, ito yung isa sa tinitignan ng internal auditors, yung management audit. Pagdating sa management policies, management objectives, management strategy, iti-check yan ng internal auditor. Are we still compliant? Are we still relevant with the current business trends? Kasi mamaya, kung hindi pala tayo relevant, baka bumagsak na yung company katagalan. So, ganun yung sa management audit. Operations audit. So ito yung kanina pa natin pinag-uusapan. Operations audit focuses more on operational policies. So yung operational policies, yung operational policies, chine-check to ng mga auditors on an operational management level. Kasi management audit, it's on a middle management and top management level.
while operational audit focuses on the operational management level or the day-to-day activities of the company. So tinitingnan ng mga internal auditor naman dun sa operational management level, ano ba yung mga policies nyo? Relevant pa rin pa ba? Still relevant pa rin pa ba with the current business trends? Baka hindi na. Baka kasi ano, malugi na tayo. We are using an operational policy that is no longer used by some of the companies or some of the businesses with the same industry. Nakukuha po ba? Nagigets po ba? Nakakasunod po ba? If you can still hear me, please press number 3. All right. So nakikinig pa rin talaga. All right. Okay. So thank you. Thank you dahil nakikinig pa rin yung ano, mga estudyante ko. All right. So wait lang. Okay. Ayan. So yun yung meron na ginagawa, normal na ginagawa ng internal auditor, financial audit, management audit, operations audit. Pero in our subject, naka-focus lang tayo more on the operational audit side. So yun yung pinakamaliit na bahagi ng pagiging isang internal auditor. Kasi kapag lumaki-laki siya onte, mas lumaki yung scope mo, management audit. Pag sinama mo pa yung financial audit, it's a holistic, magiging holistic internal auditor ninyo. So, yan, normally, sa RTU, ganyan, holistic ang mga internal auditor. So, sino yung current head ng ating internal audit service sa RTU? Kilala niyo po ba? Si Ma'am VM po ata. Yes, that's correct. Si Ma'am VM ang ating director ng internal audit services ng RTU. So, sa RTU, sa mga government offices, normally, yung mga internal auditors, all around sila. So, magkakandak sila ng operations audit, management audit, financial audit. So, lahat yan gagawin nila. So, kung titignan natin yung mga tauhan ni Ma'am Macrina, lahat yan ginagawa ng mga tauhan ni Ma'am Macrina. Diba? Baka nga si Ma'am Macrina din, nagkakandak din ng, ano, ng internal audit. Siya din yung isa sa mga nag-audit din mismo. Diba? So, sa ibang company, ganun. Kapag internal auditor ka, all around ka. Sa ibang company naman, hindi. Kapag limited lang yung activity mo, yung task mo sa operational audit, doon ka lang sa operational audit. Kapag management audit lang yung gagawin mo. Kapag FS audit ka, FS audit lang yung gagawin mo. Pero lahat kayo, puro internal auditors. Iba-iba nga lang yung function. So, ganun sa ibang company. So, depende ang role ng internal auditor kung ano or gaano kalaki yung business. So, ganun po yan. Now, so let's move for the next slide. Bigger concept of audit. So, this will help you understand how big audit universe is. So, auditing. So, yung auditing kasi is very broad. So, kapag mag-fourth year na kayo, pag-aaralan nyo rin yung auditing. So, since napaka-broad ng audit, tatlong klase meron tayong auditor. We have external auditor, internal auditor, saka compliance auditor. So, yung external auditor, they usually conduct external audit. So, ano yung external audit? Normally, nakafocus yon sa FS audit. So, yung nakafocus yan sa FS audit, no? So, let me just check. I think someone's, is there someone raising her hand or his hand? Meron po ba? Alright, so wala naman. Okay. Pag meron kayong question or if you want to say something, you can raise your hand or you can talk
you can talk para kahit paano kasi nagpe-present ako so hindi ko makita yung list ng mga students kapag nag-raise na. So naka-focus ang external audit saan? Sa FS audit. So sino-sino normally yung gumagawa na ito ng FS audit? Ito yung mga auditor ng SGV, di ba? CCIP, Gores and Velayo and Company. Ano pa? PwC. So lagay natin dito, yan. So si SGV, lagay natin. So mahirap magsulat. Ayan. SGV. So si SGV, kasama din yan, mga external auditor yun. Sino pa? Si PwC, PricewaterhouseCoopers. So PricewaterhouseCoopers. Sino pa? Si Deloitte, si KPMG, di ba? So yan mga external auditor yan. Bakit sila mga external auditor? Kasi hindi sila employed ng company. Pero sila yung mag-audit ng financial statements ng company. So, external auditor ang tawag sa kanila. Nakukuha po ba? Nagigets po ba? Yes po. Alright. Yes, while yung internal audit, kapag internal audit, ano yung sabi natin? Kapag internal audit, naka-focus siya sa operational and management policies ng company. So yung FS audit pala, hindi pala yun primary focus ng internal auditor. Bakit kaya hindi yung primary focus ng internal auditor? Kasi merong external auditor na gumagawa na nun. Pero pwede bang gawin ng internal auditor yun? Yes, pwede pong gawin ng internal auditor yun. Kasi kapag ginawa ng internal auditor mag-FS audit, during the year, matutulungan niya sa external auditor na mas mapadali yung kanilang trabaho. Diba? Kaya nga nandun si internal auditor para mapaayos lahat proseso. So kasama na din doon yung mas maayos na financial statements. Diba? Kung walang gagawin si internal auditor, so kapag nag-conduct na ng FS audit sa external auditor, mahirapan si external auditor kasi hindi maganda yung financial statements. Dapat pa nilang pag-aralan ng maigi yung financial statements. So, kapag nag-conduct ng FS audit si internal auditor, at least mache-check na ni internal auditor na kung may mali, edi mako-correct. Edi kapag na-present na siya kay external auditor, anong gagawin ng external auditor? Review-review na lang. I-validate na lang kung tama ba yung mga nakalagay doon based sa kanilang audit procedures. So, ibig sabihin, yun yung focus ng external auditor talaga, FS. Unlike si internal auditor, hindi niya yun focus yung FS audit. Saan siya nakafocus? Sa management audit, saka sa operations audit. While si compliance auditor, nakafocus siya more on compliance with laws, compliance with the rules and regulations, policies. So, ayan yung difference ng tatlong auditor. So, kapag external auditor, anong ginagawa niya? External audit. Kapag internal auditor, anong ginagawa niya? Internal audit. Kapag compliance auditor, anong ginagawa niya? Compliance audit. So, lahat ng auditor na yan, ang approach nila sa pag-conduct ng audit ay risk-based approach. So, risk-based approach pala sila. So, palitan ko yung color. Ayan. Risk-based approach ang ginagamit ng external auditor. Risk-based approach din ang ginagamit ng internal auditor, pati ng compliance auditor. So, lahat sila risk-based approach. At lahat sila ini-implement yung independence. So, ini-implement nila yung independence. Bakit kaya nila ini-implement yung independence? Bakit ini-implement ang independence? Anyone from the class? Bakit kailangan i-maintain ang independence ng isang auditor? Para po, sir, for internal control purposes din po and hindi po gumawa ng mga fraudulent activities. Yes, 'di ba? Kaya 'di ba sinabi natin kanina dapat hindi siya ma-impluwensyahan, 'di ba? Hindi siya dapat ma-impluwensyahan ng
ibang tao. Kapag nagkakandak siya ng internal audit o kung ano mang audit, dapat hindi siya maimpluwensyahan ng ibang tao doon. So kung maimpluwensyahan siya, ma-i-impair ang kanyang pagiging independent, di ba? So ma-impair ang pagka-independent ng auditor. So at all times, dapat i-maintain niya yung pagiging independent. Dalawang klase yung independence ng auditor. So unahan ko na yung magiging professor niyo sa ano, ha, sa auditing theory. So dalawang klase merong independence sa isang auditor. Meron tayong tinatawag na independence in mind as independence in appearance. So lagay natin dito, papalitan ko lang, ha. Correct. Yan, independence in mind. So lagay natin yan. Meron tinatawag na independence in mind. Yan. Hirap magsulat. Pasensya na. Ayan. Independence in mind, saka independence in appearance. Ayan. Appearance. Ayan. Buti na lang touchscreen. Independence in appearance. Ayan. Okay. Ayan. Alright. Okay. Okay. Ayan. Alright. So, independence in mind saka independence in appearance. So, yan yung dalawang klase ng independence na dapat i-maintain ng isang auditor. Ano yung independence in mind? Ano yung, pag sinabi natin independence in mind, ano po yun? Kailangan hindi ka madaling ma-influensyahan. Yun yung ibig sabihin nun. Independence in mind, yung the way you think, dapat hindi na-i-influensyahan nung opinion ng ibang tao, particularly ng mga taong involved dun sa in-audit mo. For example, diba, nag-kanda ka ng audit, operations audit, internal auditor ka. So, check mo yung processes, feeling mo may mali. Diba? Feeling mo may mali, tapos tinanong mo, feeling ko may mali dito sa process flow ninyo. E di sumagot yung ano, yung isang production manager. Sabihin ng production manager, ay hindi, walang mali dyan kasi ganito yan, eto, yan, ganyan. So ganun ang paliwanag nung production manager. So kayo bilang auditor, hindi kayo agad-agad maniniwala. So you have to validate kung tama ba talaga yung sinabi nung anong production manager. Kung effective ba talaga or tama ba talaga yung ginagawa nila. So, yun yung kayo bilang isang auditor. So, hindi na impluwensyahan agad-agad ang inyong kaisipan na yung bigla kayo maniniwala, ay, oo nga, tama ka dyan. So, hindi ganon. So, para masabi nyo, tama yung ginagawa ng, yung ginagawa na process nung sa operations, kailangan i-validate nyo. O kaya i-revalidate ninyo. O kaya kayo yung magpe-perform, di ba? Para masabi ninyo, meron kayong first-hand information na tama nga talaga yung process flow. So, yun yung sa independence in mind. While yung independence in appearance, ito yung kung paano kayo mag-appear bilang isang, kung ano yung itsura ninyo, yung tindig ninyo, kung ano yung physical attributes nyo bilang isang auditor. Kung hindi kayo madaling maloko, hindi kayo madaling ma-persuade, hindi kayo madaling ma-intimidate sa ibang tao. So kahit gaano kataas yung posisyon nung kakausapin niyo, 'di ba? As long as hindi sila yung re-reportan ninyo, 'di ba? Kailangan i-maintain niyo yung inyong independence in appearance. Sa ibang organization kahit yung boss ninyo, yung nagre-report kayo, nagpa-conduct ng internal audit, kailangan i-maintain nyo pa rin yung independence in appearance ninyo. Kasi kung hindi nyo ma-maintain yung independence in appearance ninyo, magda-doubt sila sa capacity ninyo bilang internal auditor. So yan yung qualities ng mga auditors sa iba-ibang field. Kung external audit, internal audit, compliance audit. So anong tawag kapag external audit yung ginagawa? External auditor yung mga nagtatrabaho. Kapag internal audit, internal auditor. Kapag compliance audit, compliance
auditor. Nakakasunod pa po ba, class? So, if you can still hear me, please press number 9. Alright. So, thank you. Okay. So, tama po yun. So, 3 o'clock na, no? So, 5 minutes na lang siguro. Key terms to consider in operational audit. So, ano yung mga terms na dapat natin i-consider sa pag-conduct ng operational audit? Kailangan independent ang auditor. Bakit kailangan independent? Para hindi siya maapektuhan ng opinion o kaya nung influence ng ibang tao. Di ba meron tayong mga classmate na, halimbawa may sagot tayo. Ang sagot natin, feeling natin tama sa habang exam. Ngayon, sasabihin ng classmate nyo, mali yan, ito dapat yung tamang sagot kasi ito yung nabasa ko. Yan, ganito yung treatment. So, ang gagawin ninyo, ay oo nga, sige, susundin kita. So, sinunod nyo, and then later on, nung nag-check na ng exam, nung quiz, mali kayo pareho. So, you get 0. Bakit? Kasi nagpa-influensya kayo doon sa ano, isa ninyong classmate. Kasi may gut feel lang kayo na tama yung gagawin nyo eh. Diba? Pero dahil nagpa-influensya kayo, nawalan kayo ng independence, na impair yung inyong independence. Ikalawa, objectivity. So, bakit dapat objective ang isang auditor? Para to avoid bias. To avoid bias, di ba? So, kasi kapag hindi objective ang auditor, may bias na tuloy. Nakukuha po ba? Like for example, ako yung teacher ninyo. Tapos magpapa-exam ako. Pag nagpa-exam ako, tapos bibigyan ko na ng answer key si Jeric, saka si Ellen Grace. Yung the rest, hindi ko na sila bibigyan ng sagot. Si Jeric saka si Ellen Grace. Sa tingin nyo, sino yung makaka-perfect? Sila pong dalawa. Silang dalawa, di ba? So sa tingin nyo ba objective ako? Pag binigyan ko sila hindi, di ba? So ganun din yung, ang pagiging auditor. Kailangan objective kayo. Kasi ano ba yung purpose ng exam? To assess kung naintindihan nyo ba talaga yung napag-aralan natin. So, yun yung pagiging objective ng exam. Diba? So, kaya nagpapa-exam ang teacher to assess your information. The information na nag-gather ninyo doon habang nagdi-discuss tayo. So, kaya hindi nagbibigay. Kaya di ba yung ibang teacher nagagalit kapag merong leakage? Kasi nasisira yung objectivity ng exam. So, yan po yun. Ikatlo is assurance. Why do we give assurance? We give assurance that a business is okay. It's operating, it's not operating at a loss. Diba? Operating siya at a profit, not operating at a loss. So, yun yung binibigay natin bilang isang auditor. Pero kapag auditor tayo, hindi tayo nagbibigay ng absolute assurance. Ano lang yung binibigay natin bilang auditor? We only give reasonable assurance. So, reasonable assurance lang ang pwede natin ibigay, not absolute assurance. Kasi pag nagbigay kayo ng absolute assurance, sinasabi nyo, ay, perfect yan, perfect business yan. 100% ang inyong profit, wala na kayong expense, zero yung expense nyo. Dahil sa sobrang galing nyo, tuloy-tuloy lang yung income, wala nang expense. So, yun yung sinasabi nyo na, yun yung sinasabi na absolute assurance. Pero tayo bilang auditor, we do not give absolute assurance. We only give reasonable assurance. So bakit reasonable assurance? Kasi we're not so sure kung perfect ba talaga yung ibibigay nating audit opinion. Kasi merong mga risk involved, di ba? At hindi lahat ng risk nakikita natin. Mamaya sabihin natin na next year magpo-profit tayo. 'Di ba sabihin natin tayo yung auditor sabihin natin sa ano, oh yes, maganda kasi yung trend ng business niyo noong 2018, 2019, palaki ng palaki. So 2020, sure yan, mag-hit yung business.
So tayo bilang auditor, we only give reasonable assurance. Bakit? Kasi we cannot foresee any risk in the future. We can only assess it, pero we cannot gauge that the risk is really coming, di ba? Mamaya nga hindi natin makita. So tingnan nyo, 2018 maganda. 2019 maganda rin yung income, mas lumaki. Noong 2020, nagka-COVID. Ano nangyari sa mga business? Nagsarado ba or okay? Natuwa ba yung mga business? Nagsarado. Nagsarado, di ba? Because that kind of risk, hindi nakita, di ba? Hindi natin nakita yung risk na yon. Sino bang expert doon sa ano? Sa COVID-19? Mga health expert. Mga scientist. Tayo, auditor, hindi tayo expert doon sa pag-detect ng COVID-19, di ba? So that's why we only give reasonable assurance sa pagbibigay ng audit opinion kapag nagkakandak tayong audit. Ano pa? Consultation or advice. So we usually give consultation or advice to our company kapag tayong auditor as an added value service. So we design add value. So tama po yun. Operational improvement. Yes. Kasi dahil sa operational auditing, we focus on operational compliance, operational policies, improvement of operational policies. Health accomplish objectives. Ano pa meron sa ano? Sa dito. We accomplish objectives by way of fine-tuning and streamlining policies and procedures. Kapag tayo yung operational, nagkakandak ng operational audit bilang internal auditor. Systematic designed approach. Dahil nga tayo ay gumagamit ng audit procedures. So gumagamit tayo ng audit procedures dahil systematic yung approach ng operational auditing. Kasi kapag wala tayong operational audit procedures, hindi maganda yung kalalabasan ng ating audit. Kasi kung pabara-bara lang tayo, wala tayong plano, nagkandak lang tayo ng audit without any plan, hindi maganda yung kalalabasan ng audit. Nakukuha po ba? Nagigets po ba? Yes po. Alright. So yeah, so systematic designed approach. And then we evaluate effectiveness. So, di ba, we give assurance. How do we give assurance? By evaluating the effectiveness of the operations. Nakafocus lang tayo sa ano ha? Sa operational audit. So we give assurance by evaluating the effectiveness of the operations. Ayan. So yan, ng operations. That's why we are called internal auditor conducting operational audit. Nakukuha po ba? All right. Yes, po. So, if you don't have any more questions, hanggang dito lang muna tayo with our discussion. And then, tonight, mag-open na yung week 2 ng ating Moodle. So, sabay yun. Sasabay siya doon sa week 1 ninyo. So, kung natapos niyo na yung week 1, you can read the learning units sa week 2. You can view the videos. You can try to answer the discussion assignments and then written assignments saka portfolio assignment. So, if you don't, do you have any more questions pagdating po dito? Do you have any more questions, class? Wala naman na po, sir. Wala naman. All right. So, thank you so much for joining this meeting, this class discussion. I will upload this one sa YouTube. So, if you want to rewatch, okay lang. So, thank you. Thank you, class. See you again next meeting. Probably, kung meron pa tayo. Kasi based sa ating agreement natin, di ba na? So once a week lang tayo. Tama po ba? Yes, sir. Yes, po. Right. Okay, so thank you so much. Have a good day. Bye-bye.
Thank you po, sir. Thank you po, sir. Thank you po, sir.